Hi mga Suki, samahan niyo ako mag-prepare sa aming small business. Kailangan ko nang i-prepare ang siomay. Heto at kuhanin muna natin sa ref. Naku, ilang plastic na lang pala ang natitirang siomay. Mga ilang araw, ubos na ito. Kailangan na naman mamili sa palengke. At may time kasi na naubusan din kami ng siomay. At pag naubos nga ito, wala kaming benta. Naku, ang siomay, may yelo pa ang plastic. At sigurado, matigas ito. At habang hinahantay natin na lumambot ang siomay, hugasan ko muna ang aming pinagkainan. Hugasan ko muna ang mga kalat dito sa lababo. Ganito ang routine ng mga nanay sa araw-araw. Sabay-sabay ang trabaho sa bahay. Minsan nga nahihilo na ako kaiikot at di ko alam ang una kong gagawin. Pero at nanay nga tayo, obligasyon nating gawin ito. At dahil nasa school nga ang mga bata, tayo muna ang gagawa dito. At pag dumating na nga ang ating mga anak, dito pa lang mababawasan ang ating trabaho. At sana nga ang ating mga anak ay masisipag. At meron pa pala akong huhugas ang mga hulmahan. Magluluto rin pala tayo mamaya ng puto. Nasa 150 pieces ang aming lulutuin. Kaso meron pang humabol. Kaya nasa 250 pieces ang ating lulutuin. Nababad ko na nga pala itong mga hulmahan. At madali na lang natin itong alisan ng dumi. Ito yung pang naghuhugas ako ng hulmahan. Naiinip ako. Paano nga naman sa sobrang dami, maliliit pa. At bago ko nga pala ilagay ang siomay, lilinisin ko muna ito. Kaya mga kasuki, antay-antay lang makakaluto rin ako. Medyo malambot na siguro ang siomay, pwede na natin itong himay-himayin. I-ready ko na nga pala itong lagayan. Dito natin ilalagay ang siomay. Pag nailagay na natin, steam lang naman natin to ng ilang minuto. Ito mga kasuki, nagugas muna ako ng kamay. Himay-himayin na natin ang siomay. Isa ito sa paborito ng mga karamihan ay ang siomay. Bukod ito sa mura, masarap pa. Lagay na natin sa lagayan at nang mailuto na. At baka meron nang maghanap. At nang mailagay ko na nga ang siomay, i-steam lang natin ito ng ilang minuto. Heto na nga pala ang pinakahalo ng siomay. May chili, garlic at toyo. Itong garlic pala, dinagdagan ko pa. Yun iba kasing mga suki ko, gusto nila mag-garlic. Kaya ito, dinagdagan ko pa. At bukod nga pala dito, meron pa pala tayong kalamansi. Heto at bumili na ang suki ko sa aking siomay. At tamang-tama, ito ay mainit. Bali na sa dalawang order nga pala ang kanyang bibilin. At kadalasan pag bumibili sila ay sinisigurado kong mainit ang tinda kong siomay. Heto na po ang inyong siomay. Sila na rin po ang bahalang magtimpla sa kanilang biniling siomay. Heto nga po at nagtimpla na po siya ng sarili niya. Nasa sa kanila po yung kung lalagyan po nila ng sili o hindi. At ito naman ang sumunod na bumili. Ang una nga po palang bumili kanina ay hindi niya nilagyan ng sili. At ito nga ngayon ay nilagyan niya ng sili. At depende naman sa kanila kung gaano karami ang kanilang ilalagay. At yung ibang mga suki ko na bumibili ng siomay ay makakaraos sila sa kanilang pangulam. Halina kayo mga suki at mainit-init pa ang aming siomay. Masarap ito at malinamnam. Laban lang tayo mga suki at kanegosyo. Napapagod man tayo pero bumabangon at nagpapatuloy. Salamat po sa ating ama dahil ang pagpapala ay sa kanya nagmumula. God bless po sa ating lahat.